magiging mabigat ito for both parties, lalo na yung binabanggit natin kanina, yung momentum na pwedeng maagaw ng Echo against Onyx. Pero ngayon, magiging babalik tayo sa rotation, which is very standard lang for both parties. Hindi nila habol ngayon yung maaga mag-level 4. Ang habol nila dito ay hanapin kung sino ba yung mga potential na manggulo. Eh, tingnan mo naman yung ginagawa nila, oh. Ang tawag dyan ay ritual. The Sansan Rivalry. The Sansan Rivalry ay mukhang nagpapainit lang naman sa mid-lane. Sakto ang pagre-recall. Pero mukhang si Yawi ay dedepensa sa jungle ng Echo. Mapapa-flicker ng maaga. Medyo delik sa nangyayari sa kay Yawi doon. Medyo maaba. Ano, 120 seconds kasi yung cooldown nun eh. So, at least, medyo maaga naman na napindot niya. So, aabot pa naman doon sa first 30 lang ating game. Pero sa ngayon, Echo, hindi sila pumapayag eh. Tila mo, tinitipian ni Sanji. Umahabol din dito si Sanji. Ano dahil, subukan na ito ng ano eh, mental na ano eh, fortitude eh. Yung mga ganyan kasi medyo nakakaano yan eh, nakakagulo ng utak, di ba? Oh, kumbaga parang ito yung mandidilim yung paningin mo kapag nasaktan ka eh. Kailangan kapag tinibihan ka, hayaan mo lang, huwag mong isipin kung anong iniisip niya. Isip niya yun eh, bakit mo iisipin? Tama, tsaka... Medyo nakakagulo yun, ha? Huwag mo isipin yung iniisip ng iba. Oo, kasi isip nila yon. Isip nila yon, di ba? Hindi mo naman... Mandidilim yung paningin mo nun. Siyempre, biglang dalawa man mata mo, isa lang dapat ang utak mo. Dito sa baba, magkakaroon ng poke out kay CW. Ang sakit. Nag-inspire ata siya eh. Kaya hindi nag-inspire. Masakit lang talaga. Talagang masakit lang yung normal hits. And yun yung kalamangan ng isang Melissa no, against Beatrix. Pero ngayon, Kyrie, napa-phantom execution na sa. So, medyo mabibiti na siya dun sa kits and si Boots. At nailayun na dito si Kyrie. Habang si Sanji ay gagamitin yung kanyang electrifying beats at may ipet. Kiboy dito, Tyrant's Revenge, aabutan, may bouncing ball din. And Sanji ay mapapatay ni Boots. Habang si Cortez ay hinahabol si Kyrie, hindi na sila mag-overextend. Alam nila at yung disiplina ay nandun pa rin. And one for one na magiging palitan. Pero si Yawi naman na makakapatay dito kay Boots. Sanji para kay Boots. And Onyx, still I would say nakalamang sa trade-off na yon. Pero meron naman kasing turtle yung Echo. So in terms of yung value ng kill sa Onyx, pero yung value mismo ng objective na yon ay Echo ang nakalamang. Mm-hmm. And malaking importance din yung maliit na shield na naibibigay ng turtle buff na yon, no? So, kumbaga pampalakas din ng loob para kay Benny Cutie. And actually si Yawi, nag-aabang na rin, no? Dito sa may mahabang damo, hinahanap si CW. Pero mabilis sa kill wave ang isasagot dito Benny Cutie, habang dito sa may bandang gita, may rough waves din. And si Carl TZ ay mapapatay ng buong kuponan ng Onyx 3v1 ang naging sitwasyon na yun. Napakahirap talaga kapag nahuli ka ng Petri combo ng isang kadita. Wala pang ang Petri yun, pero ang bilis ng kamay ni Sans at nabuhay pa nga dahil kahit tumama yung Renner's Apathy, ay naligtas ata siya ng thalassophobia. May maliliit na buhay na natira and Sanford dito. Ito yung hinahalap natin from nung game 1 and game number 2. Pero ngayon may hook na gagawin. Wala namang kagad dito si Yawi. Habang yung Tyrant's Revenge ay aabutan. Binato ng maliit na tissue itong si Yawi. May konting HP na bumalik para dito kay Kiboy. At ngayon nadomina na ni Sanford itong si Boots sa XP. Ito na yung ano eh. Wala na yung tungkod. Ni Sanford dahil hindi na siya na-target during the banning phase. And I would say that this is Sanford's time to shine. Kanina pa niya inaantay ito at pinapakita naman niya na kaya niyang lumamang kay Boots dito. But ngayon, turtle na. Sisimula nata ng Onyx. Tatama yung hook! Ayun na yung hook. Nakagat din. Bloody Honey versus 4 and Sanji ang makakakuha ng kill na yon. Pero si Kyrie ay nandito. Retribution ay available pa sa magkabilang kupunan. At ngayon, si Boots ay sasayaw left-right. Pero sino makakuha? Si Cortez pa rin. Habang si Sanji ay nasa buga na ng mga katubigan. At si Sans, lalayo na rin. Bababa sa 30% yung kanyang health. Pero 4v1, Kyrie dito versus 4. Pero nandun yung lahat ng crowd control sa mundo. Lahat na lang crowd control. Hindi mo mabibilang yon. Pero at this point, no,
ang bilis ng kanyang mga puncture. Wow. Kaso, paano mo naman kasi iiwasan yung energy eruption? Yeah. Kung katabi mo, ito yung tipo na sobrang pogi, katabi mo lang, mapapakalabit ka. Na-terrify din siya eh. So, mahirap para dito kay Kyrie na makatakas. At least, kahit paano, na-shutdown nila or maagang kill para sa jungler ng Onyx. And this time, hindi fully na-utilize yung energy shield or na-capitalize yung kalamangan doon sa may bottom line, pero may hook and flicker. Si Kiboy ang kanyang magiging target, nakagat din. Petrify, hindi, wala siyang petrify dito habang sasabog na lang siya with drop waves. Pero mapakapatay ang echo ng isa. My turn na, sabi ni Yawi. Eto na yun. Kanina ka pa eh. All chat, my turn, target lock, Kiboy. Tapos ka talaga. Parang marami-rami ka na experiences na ginaganon ka. Madalas, men, mag-RG ka sa Pilipinas. Kahit anong mangyari, mas lalo na kapag explain ka na nangungulit ng jungle. My turn, target lock. Lock na, huwag mong sasaktan ng Angel ako. Ayan. Ay, nako. Pero shoutout sa mga RG boys natin dyan. Eh. And alam mo, nagiging references din nila eh. Itong, lalo na itong MSC, no, nakakakita sila ng mga panibagong mga flavors. For example, kanina, yung Novaria ni Oh My B. Diba? Marami-rami na naman tayo may makikita sa RG na mga roamer na, ano, na Novaria niyan. And sa ngayon pa nga lang, no, ang dami na nila. Mas badadagdagan pa yan. Oo. And this time, wala namang kakaibang pinapakita ang Echo in terms of the draft. No? Very classic at very matapang. Ayan, accurate yung mga Iron Hook ni si ano ngayon, ni Yawi. Pero hindi tumama doon yung, ano, yung Bennett's Rage. Ha? So may idea na ngayon ng Onyx. Medyo bitin sa kits dito si Benny Cutie habang si Kyrie ay nag-aabang lang ng oportunidad. Phantom Execution ay hindi umabot pero conceal para lamang tumakas ang kumulang dito ng Echo. Pero 1v1! CW in sideboard! And this time, mapapalaban niya lang yung pagkakamit nila. At naabutan ni Sanford at mamamatay si CW sa pagkakataon na yon habang si Boots. Oh, 3v1! Ganti ng Pinas! Yung hook ay nandun in Benny Cutie. Second kill para sa kanya. Kanina ka pa kasi Boots eh. Boots, last game ka pa. Kaya binigyan tuloy ng tatlo. Tapos ito ngayon, si CW, binigyan din ni Sanford. Sabi, 2 games nyo akong binabarubal doon sa taas. 2 games yun! Ito na yung bawi. Binigyan na namin kayo ng dalawa. My turn na all chat para sa Echo. Isama! Ayan alaman yung oh, maulit ka din kanina eh. Oh, TTP ka, binigyan ka tuloy ni Sanji. Ang kulit mo kasi, puro TTP ka boss eh. Pero ngayon ha, at least, maganda na ang na-establish na lead dito. 3.5k gold lead para sa kupunan ng Echo. At ngayon si Boots ang magiging target si Yawi. Muntikan. Masyadong mabilis, masyadong makulit. Pero makakatore naman ang Echo. And so far, the classic lineup na pinapakita ng Echo ay talagang gumagana. 3.5k gold lead, 8 minutes in, 45 seconds bago lumabas ang Lord. At ang ganda talaga ng laro ni Yawi ngayon. Uy. Ako kinaban mo dun. Pati ako eh. Ang napalawit ng kakampi natin. Hindi ako kinabahan. Okay lang. Predicted. Hindi kami kinabahan. Hindi ka na kayong hook dun eh. Pero ito yung classic na Echo Express. Nakikita na natin. 8 minute mark, 7-2 ang ating score. At lumobo na sa 4.5k ang ating gold lead. E kung titignan natin in terms of the items, itong Beatrix natin, naka-BOD na rin. And papunta na siya sa kanyang next item eh. Nakakatakot na yan. Kapag ganyan yung Beatrix na nakapag-farm talaga 2-0 tapos sa wave clear lang ng wave clear. Parang araw-araw Pasko. May BOD agad. Mamaya lamang ay malefic na yan o kaya Hunter Strike na sadyang magdadagdag pa ng damage on the side of Echo. Carl TZ ang hihila ngayon sa Lord. Crucial to para sa Echo. Lamang tayo pero bawal to manakaw ni Kyrie. Imposible. Pero posible ka pala. Pero ngayon, andun yung hook. And this time, nasa bugan. Pero makakataka si Kyrie dito. May na-exhaust na siya ng mga skills. Habang flicker gagamitin ni Kiboy. Andun si Sanford sa likod. Si CW at target niya! CW, wait lang. Yung go away. Naka-go away si Sanford. Pero nag-expire na nga ata. Makakadash naman palayo. Pero ako si Kyrie. Nanguli si Sanford. At si Sanji ngayon ang ginagalit. Tinakot, dinuraan. At inoto attack. Makakapacture ka. Oh, Benny! Ay! Masyadong mabi. Ay! Ay! Ayun! Yung Phantom Execution, kaya na sana eh. Makakatakas na sana. Kaso, si Sanji yun. Javage lang pala yung ano, yung Renner's pati para lang makapag-puncture, para lang makapag-torn rose at wala nang magamit pang dodge. Carl TZ, free lord para sa Pilipinas. Echo ang makakalamang.
5.7K gold lead. Parang kanina lamang ay kinakabahan tayo. Oo. 2-0 na kasi ang Onyx. Pero ngayon, mukhang sabi ng Echo, it's time. Ito kailangan na. Na nga ilabas ang classic Echo Express. Ito na. And ito nga, fun fact lang, si Sans nga ay TP per... Digit bang stop yun? May ganun ba? May ganun may ba? May TP per minute? May TP per minute. Ganun tayo kalupit. Ibang klase. Onyx. Ito lang ha, Onyx lang na bukod dangi na merong ano, number rank 1. Oo, rank 1 sa TP. Sa may pinakamaraming TP. Wow, yun yung ano equivalent ng ano rank 1 sa high fives per game, yung mga sa basketball. Sa basketball high five, yung cheer, yung sigaw. Pero ngayon, unti-unti nang umaabante ang Echo. Alam na nila kung ano yung mga magiging next na steps nila. And Sans, flicker yung gagamitin. Pero nandun yung Petrify. Yawin dito, unti-unti mo ba? Oh no! Pero sila ginamit na. At sika rin ako ng kill ngayon. Tatamaan din ang Bravest Fighter. CW mamamatay. Courtesy of Sanji and Sarnford. Makakabawi din. Dalawa laban sa isa para sa kupunan ng Echo at pasugod ang ating mga pambato ngayon. Si Cartesi papasok din. Andun yung knock-up pero yung Ay! Ay! Nako! Dinurog lang ng parang mani na ihahalo sa kare-kare. Nandun na sa taas yung Lord at tatlo pa rin ang patay para sa side ng Onyx. Tatapusin na kaya to ng Echo. May Lord pa rin sila. May stun, may takot, may 3-man knock-up na nanggagaling. Pero ito na yun, may base lock na hata nila. Base lock, pero kulang sila sa Kets. Wala yung mga minions habang si Boots. Oh, sasayaw na. Naku, unti-unti mo nga mababuhay dito ng mga members ng Echo. And this time, si Kiboy may bouncing ball din. Double kill para kay CW. Tatlo ang bumagsak sa kamay ng mga Orca. Naka-inhibitor turret naman ang Echo. Okay naman, naka-inaisa tayo. Okay lang. Pero ginagalingan na ulit ni Boots eh. Na, kanina ka sabi ko sa'yo, Boots eh, wag muna eh. Ayun o. Tignan mo, appreciate lang natin ang mabilisan. Napakaganda na talaga ng pinapakita ng Echo dito. Pero tingnan mo naman si Boots. Ginalingan Masha. Boots naman. Hindi pa pasapat yung Game 2 MVP mo kay Masha. Dadagdagan mo pa ng isa. Sinayawan talaga ng bigla eh. And yun yung masakit sa electrifying beats. Kasi kung kumpulan kayo, masasalo nyo talaga bawat sayaw, bawat kending ng isang Boots. And ngayon, nakabasag na rin ng Torre sa may top lane ang Onyx. At kahit papano naman, no, napaliit ng Onyx yung lead. Pero ang importante dito, hawak pa rin natin itong larong to. Oh, hawak pa rin natin ang larong ito. 3-1 and 2 kay Benny Cutie. May haas cloth na rin. Napakipitante niyan in this game. Sobra. Dahil didikitang ka ng mga maraming hero na nasa side ng Onyx. At dahil nga sa haas cloth na yun, ay may additional sustain na pwede makita kay Benny Cutie. Ito yung kulang na lang mag-rose gold meteor ka pa. Pero napakaganda ng zone control ng Echo dito. At sa Orcas na ata, mapupunta ang Lord na to. Si Kyrie, oh, gumugusto. Oy, gumugusto ha. May mga puncture siya. I'm not sure kung meron pa siya dito ng puncture na ibibitaw. Pero RTC, masisigil na yung Lord dito habang si Kiboy at si Benny Cutie babagsak. Naku po, kailangan mag-atrasan dito ng Echo. Sanford versus 4. Cartesi, Sas, isusurvive na kapag nila. Itong onslaught na ginagawa ng Onyx. Oh. Habang papasok na rin si Boots. Naku po. Oh. Si Kiboy ay dudugo lamang. Pero si Benny Cutie ang mag-iisang babagsak doon sa laban na yon. Lord still secured para side ng Echo. Napakaganda ng pinakita ng Sansan duo in terms of zoning out everybody, especially in Lancelot. Biro mo tinipid ni Sanford yung stun na nanggagaling sa Bravest Fighter para doon sa Lancelot nung alam niyang papasok na ulit. Pero dito sa taas, nagmamarcha na nga ang Lord. Kulang pa ng isang miyembro ang Echo. Pero mga Orcas ay mukhang lumalangoy na. Naghahanap ng sunod nilang kill. Kiboy, medyo nasobra nata. Yan na, electrifying beast. Gagamitin ni Sanji dito. Yung hook hindi tumama. Magiging matagumpay ang pag-burst nila doon sa Luminous na Lord. Habang yung pulutong ng mga minions ay tuloy-tuloy pa rin gitna naman ang magiging target ng Onyx. Kailangan nilang mabilis na maklear itong mga makakapal na minions. Ngayon, since naging successful yung pagdepensa nila, aagawan na lang nila ng mga resources dito sa may buong kamapahan ng Onyx. Sulit pa rin. Hindi tayo nalugi doon. Hindi rin tayo break-even kuno. ROI lamang sa sayang oras via Yawi Iron Hook. But Onyx right now, they are still controlling half of their buffs.
buhay pa rin ang dalawa sa kanilang mga inhibitor turret, hindi malayong magkaroon pa tayo ng isang game-changing team fight, no? Mm-hmm. Hindi tayo pwedeng pumetics lang. And I do think that the game or the game plan here for Echo, mas okay kung hahanap tayo ng pick-off. A full-on 5v5, especially if makapuesto si Boots, mm-hmm. medyo mahirapan tayo dyan. Yeah. Let's try to find someone with an iron hook or a flicker. Larihan. Paisa-isa lang muna, no? And importante na makabawas ang Echo ng isa para mailamang nila at maipanalo nila yung laban. Kasi pagdating sa crowd control and AOE, na mga knock-ups, may maraming kits dito ang Onyx. Imagine mo, nandiyan si Sans, nandiyan si Kiboy. And sa backlane naman kasi, ang nagiging threat lang lagi si Boots eh. And si Boots ha, to be fair, maganda ang kanyang nagiging laro dito. Talagang tinatarget niya si Benny Cute at pinapahirapan. And if I'm not mistaken, yung 2 deaths nga niya, galing din sa pang-aggresibo dito ni Boots. So ngayon, kailangan mag-ingat ng Echo kung saan ba manggagaling ang mga hedgehogs or itong mga Sonics. Dahil ilang segundo na lang, 20 seconds bago mabuhay yung next na Lord, kailangan nila mag-flow ng mga minions. And bantay sarado naman para sa side ng Echo ang mga buffs nila at pati na rin yung sabihin na nating flow ng kanilang mga minions dahil nasa gitna naman halos lahat. Si Sanford ay nasa may magandang angulo na rin para guluhin si Kyrie pero mukhang hindi pa niya susugurin. Still, a very good position for the side of Echo. May conceal play na posible mula sa Onyx. Kailan kaya nila gagamitin to? Si Kiboy ay may pwesto na rin. Pero maagang pagsisimula para sa Echo. Gusto nilang ilagay doon sa kanilang posisyon. Pero gusto rin nila nakita eh. Gusto nila nakita ni Kyrie yung Lord. Para nga naman, maakit siya na lumapit rito. May kagat pa itong si Yawi. Inaantay niya kung sino man ang lalapit. Andun yung Flicker and Bloody Hunt. Kaya lang may taba kasi nga ba nila. Nakuha na yung third Lord rito. At si Yawi. Boots! Pumapap niyo kayo yung Mortality. At si Boots pumapasok na sa likuran. Benny Cutie ay aatras. Pero si Sanford ang mamamatay. 2 men down para sa side ng Echo. Sakripisyong tunay mula kay Yawi at Sanford. Flicker Bloody Hunt para masecure ang Lord for the side of Echo. Paano mo naman nga ba mare-retry kung kinakain ka pa? Pero Benny! Aray! Delikato! Uy! Flumiker rin! Pero hindi niya nahuli si Boots! Shutdown para sa Melissa! Pero makakapag-shutdown pa at lang isa! Si Kiboy ay nilalifestyle na niya! Pero ang grabe ka naman doon, Kyrie! Bakit mo kami tinaksil? Hindi ba Pilipino ka rin? Bakit mo naman gagawin sa amin yun? Grabe! Daming dash na ginamit doon! And Carl TZ, ilalayo nga ba muna nila? Pero si Sanji ay nandun. Sana, tahimik lang siya dun sa may bandang damuhan. Makakancel yung Fatal Execution. At Tyrant's Revenge ay nandun. Habang si Kyrie ay lalayo na rin kasi bababa yung buhay niya. At si Boots hinahabol si Sanji. Bibidawan din yung Electrifying Beats. Pero si Yawi ay nandito na. Medyo kulang ata sila sa damage rito. Carl TZ lang. Ang kanila naasahan pero yung hook ay nandun. Tumama rin yung Tyrant's Revenge. Malayo-layo pa si Sanford. Oh no! Nga ba sila? And this time, nabitawan yung Winter Truncheon. At si Carl TZ, Immortality Pop. Kiboy ay makakatakas muli. Ang baba ng buhay niya pero si Kyrie na kubo yung hook ay inabot pa rin. Kyrie makakatakas pa nandoon yung mga punctures at nakaalpas itong si Kyrie na naiwasan pa. Wow. Babalik ka na nga sana dito. Pero again, very close game. Wow. Echo only ahead by 800 gold. And kanina lamang meron tayong mga 5k gold din. Very unfortunate. Pero ngayon at least bumabalik ng 1,000. Ang lapit ng laban na to at ang laki ng diferensya na nakikita natin sa mga maliliit na plays. Yung mga, yeah. May mga hesitation tayong mga nakikita. Ayun yung mga hesitation na hindi masama. Ah. Mm. Yung mga tipo na pan-jejibit mo lang. Oh. Eh nakita natin no, yung hyper or double kill or triple yeah. kill. Sadyang ang bilis lang talaga ng kamay ni Kyrie. Feeling ko hindi rin natin in-expect na ganun kabilis makakapasok yung Lancelot. No? Kasi kalkulado naman ni Benny yun. Eh, kaya niyang patayin yung dalawa. Eh. Oo. At saka ano, sa bilis din kasi lang no movement speed ni Boots. Feeling ko na medyo hindi na inabot ng attack range ng normal hits ng Nibiru. Di ba? May Nibiru siya. So, feeling ko kailangan lang muna nilang likuin or alamin kung ano ba yung mga nangyari dun sa laban na yun. No? So, ngayon, pumipesto na sila and kapansin-pansin ha, na magkasama si Sanji and si Yawi dun sa may bandang iba. Parang may pinaplano sila. Parang may pinaplano nga sila. Pero, hindi ko alam ha. Pero CW... Ano? Ayaw ko na masabihin. Ano ba?
hindi kasi kita hindi naman gumagana yung tsaka dahil sa video, pero pinapatawa rin niya eh. Wait, na OCD lang ako, boss. Okay, tahimik lang kami. Tahimik lang kami. Tahimik lang, hindi naman ako pro player. Hindi, baka mamaya kasi iniisip niya, may bigyan lumitaw. Okay, yun. Okay, binigyan mo ang rason, pinagaling mo ang OCD ko. Diba? Sabi nga eh, prevention is better than cure. So, mas maganda na iniingatan lang niya, pero may kung sila gagawin ha. Si Yawi dito, talagang kinakalkula lang niya. Hinalughog niya yung buong damuhan dito sa may gitna. At hawak pa rin ni Cartesi ito. Kiboy, si Sanji. Ngayon si Kyrie, papasok na rin. May knock-up. And this time, Tyrant Sin yung gagamitin. Oh, no! Sa kanila dito si Yawi. And this time, si Sanford naman pati sa may patalikod. At si CW magiging target. Binitawan niya na doon at mapapatay si Sanford. Kyrie with a kill. Dalawa, laban sa dalawa. Ngayon, hindi pa sila tapos dito at mapapatay nila si Boots. Tatlong nawala para sa side ng Onyx. At Echo ngayon ang nakakalamang. Buhay pa rin si Kyrie at Kiboy. Pero mukhang ginalit nyo ang bagyo. Nagsimula lang naman kasi kanina, low pressure area pa lang. Pero ngayon, ginalit nyo na at mukhang tatapusin pa ng mga orka. Mukhang gising na nga ang natutulog na orka. Pwede na sila mag-base lock dito. Pero mabilis na clear rape ang gagawin. Tyrant Sinibes, Tyrant Sage. Kailangan makakas si Sanji dito. Naku namang nanib si Benny Q din, mapapatay. Cartesi, masyado talagang makunat. Meron silang minions dito. Kung mapapatay nila si Kyrie, makakalabang sila. But still, yung respect and yung clear wave nang ibabaw para dito sa Onyx at ngayon aatras muna ang Echo. And tingnan natin ano bang nangyari doon sa team fight na yon. Crucial na crucial yung pagdepensa ng Kufra doon. Dahil ang natatamaan niya dito si Benny QT, no, ibabalik niya papunta sa base. Usually, no, pag dumedepensa ka ng ganito, gusto mo, ilayo. Pero dahil nadama yung mga hero, nilapit na niya. Tiwala din para kay Kyrie na alam niyang may bawas ang kanyang jungler. A 4v4 here inside the Lord Pit. Wala si Sans, wala si Benny QT. Si Boots ngayon ay papasok na. Nako, pinasok na yung tatlong members mula sa Echo. Wala na siyang electrifying deal. Sabang si Sanford ay lumalayo na rin. Delikado ata si Boots dito. Mapapop ba yung immortality? Hindi. Habang itong si K-Boy ay tatalon with the Tyrant's Reaver, sinamaan ng Landshaker, Kyrie ay iniiwas na nga rin lang. CW nandun yung kanyang models. Bababa sa 20% yung buhay ng Lord. Habang si Benny Q-Day nandito na, Hook ay tumama at si K-Boy. Delikado nga ata, si Kyrie dito pumapasok sa limang members. Yay! Ng Echo at Cartesi ang makakasecure ng Lord. Evolved Lord, secured for Echo. At si Kyrie ngayon, kahit gano'ng kapungi, takbo! Takbo! Bumili ka pa ng Imo, alam naman namin specialty mo yung buy and sell. Takbo! Pero mapagsak ka pa rin yung Phantom Exidias. Dapat mo. Wait lang. Masyado ka pogi. Kalimutan ko. Wait lang. O sige na nga. Buhay ka na. Pero apat Benny pa rin ang mga de-defensa. O Yawi. Pogi din yan si Yawi. Pag kinagat ka niyan, akin ka. Ay! Ay! Kinagat na. Pero yung Petri pa yung nagamit din. Phantom Execution. Benny QT mapapatay pa. Naku, kailangan umatras ng Echo rito. Masyadong delikado yung pagpasok nila. Sanford versus 3. Imo pop. Kyrie will go down. At dalawa laban sa isa para sa Echo. 4v3 situation. Ito na ba ang series extending game para sa side ng Echo at nandiyan na rin ang Evolved Lord. Ayan na. Benny QT lamang ang wala. Yung pang-push pa nga. Aray. Yung nawala sa Orcas. Naku. Dede, ibig sabihin nito, irerespetuhin nila. Ibibigay nila. Respeto sila. Aagaw na lang ng mga resources and good decision for Echo. Kasi nga naman, kahit wala si Kyrie, yung clear wave ng kuponan ng Onyx ay mataas pa rin. CW, tumatagos na yung mga normal hits na even itong si Cartesi, nararamdaman na rin niya. At ito yung mga alam natin na talagang ito na pumapasok yung micro. Yan. Yung micro aspect ng game. Si Kyrie kanina pa dapat patay ito pero tingnan mo, bumay and sell lang ng Imo, tapos ang daming mga puncture. Hindi ko alam, mala Eye Shield 21 yung galaw. Napakabilis. Yung tipo na may mga nakikita kang mga numero at mga arrow dun sa harapan mo. Oo. Tapos, dito ka, parang siyang may ways. Mm. Parang siyang may GPS sa utak. Grabe, no? Parang kalkuladong-kalkulado talaga niya lahat ng mga galaw. Bago pa lang siya gumalaw, alam na kagad niya, pag pumunta ba ako dito, Northwest, makakatakas ako. Di ba? Parang hindi pa nga nagsasalita yung GPS, hindi pa sinasabi na lumiko matapos ang 100 kilometro. Lumiliko na agad siya. Oops, pero speaking of pagliko, makakaliko nga ba itong si Yawi yung knock-up ay nandun? Makakahampas ba flicker na gamit na si Sanford? Doon sa likuran na punta niya, si Kyrie mamamatay courtesy of Benny QT, pero mababawian din naman dito ni Boots Sanji with a kill. Dalawa laban sa isa ang makakakuha dito ay ang Echo.
tumama. Hindi, yung flicker ay nagamit ni Kiboy. Kailangan lumayo ng Onyx yung wave ng minion sa kitna. Ay pabor para sa Echo, pwede silang tumulak rito. Oh, at pwede rin nilang i-secure ang pang-apat na Lord. O pang-lima na pala. Pang-limang Lord. Grabe, na, no? Ng laro na ito. By the time na mag-spawn dahil wala pa si Kyrie 15 seconds from now, it's going to be up kay Sands, pati na rin kay Boots, pati na rin kay Kiboy, mga natitirang miyembro ng Onyx. Napigilan ang Lord na to, pero paano niya pipigilan with, I think, Sanford already in the bot lane. May threat kasi. Yun nga eh, yung split na sobrang sabihin natin signature ng Echo. Kahit sino sa kanila may kakayahan mag-split eh. Pero yung main damage shield nila na si Benny Q at si CW ay wala pa rin. 12 seconds bago mag-respawn itong si CW. Pero gitna ang magiging punteriya muna ng Echo. Ang mga orca ay kakagat na. Ako po si Kiboy, magiging punteriya. Yung taunt ay nandoon, terrified again. Pero yung hook na matinabahan dito si Sans, kailangan niya lumangoy. Rope waves ay na-activate na niya. Even yung Thalassophobia. So maraming mga kits, maraming mga sabihin nating skills ang nagamit doon sa naging sequence na yon. Kiboy, available pa naman yung kanyang Tyrant's Rage, pero sisimulan na nila dahil buhay na rin si Benny QT. Oh, pero delikado pa rin to para sa side ng mga Orcas dahil si nandito Kyrie, na si Kyrie. Kyrie, wala siyang immortality at si nangangalahati na rin ang buhay ng Lord. Carl TZ ay minumukaan ang si kanyang Yawi karibal, pero si Yawi ay nahuli. Conceal play pabalik dito sa Lord na nag-reset ng bahagya. Sanji, nakanakaw ng electrifying beats at conceal play naman mula kay Kiboy. Mukhang nagkakaambahan lamang, pero wala pang nag-all in. Grabe, hinahawakan lang ni Cartizzi itong Lord na ito. Kyrie, eh, nagpapanggap na trumpo. Ikot lang siya ng ikot rito. Kailangan natin tingnan kung saan ba papunta si Kyrie. Ito na, si Sanford. Kailangan niya makipag-body check dito kay Kyrie habang yung Lord i-burst na ka talaga nila. Pero si Benny Cute yung makakakuha ng Lord habang mamamatay din si Yawi. Papi yung immortality niya. Lalayo na muna ang Echo. Ibibigay na nila dito si Yawi. And magandang trade pa rin naman kahit papano. Kahit wala itong si Yawi, eh, hawak nila itong Lord. Isang minuto para kay Yawi. At meron na rin tayong longest game, wow, in MSC so far. Ang kaniyang current record holder bago nangyari ito ay EVOS versus RSG na nag-last ng 25 minutes and 41 seconds at ngayon may isang minuto ng lamang at hindi pa nga tapos dahil meron tayong upcoming Lord push for the side of Echo. Absent muna si Yawi, 30 segundos. Pero ngayon si Benny QT ay kasama, mas importante in terms of sieging. Yeah, wala man silang sabihin natin na lockdown dahil doon sa kagat ng isang Franco or yung hook din, no, yung kanyang iron hook. Eh, ano pa rin naman, EFAS pa rin naman yung kanilang lagay, pero hindi nila magagamit itong Lord na ito dahil nga naman hindi nila mababalance yung minions, wala rin yung setup and yung hook. Again, isa pang Lord! Isa pang Lord! Oh, isa pang Lord! Nakakalimang Lord na po tayo sa laro na to. Announcement lang po, ha? Announcement lang. Hindi ko din alam kung may stat tracker ba tayo kung ito na ba yung pinakamaraming Lord sa isang laro. Pero most likely, ganun na. Oo, kasi ito yung pinakamahaba. Dahil pinakamahaban laro. Umabot pa tayo sa pang-anim nating Lord. Grabe, imagine mo yun, Min. Wow. Anim na tayong Lord. Sobrang dikit na. Kanina pa lahat luck item. Kung sino na lamang ang manalo sa sunod na team fight, yun ang most likely makakuha ng laro. Tinan mo, nagkakasya sila dun sa Pixel Bush sa may bandang gitna. And kailangan nilang umiwas sa mga posibleng kamatayan. Boots dito, pinipilit lamang i-flow yung minions dito sa may bandang ibaba. Pero masasabi natin na may kalamangan lagi yung wave doon sa may top lane kasi mega minions na yan eh. So hindi na super kailangan ng Echo na ano na bantayan itong top lane. And again, kung uulitin natin, ito yung pinakamahabang laro sa MSC 2023. And ngayon, ilang segundo na rin, 44 seconds bago doon sa pang-anim na Lord. Flow lamang ang minamaintain ng magkabilang kupunan. Dito na natin makikita no, kung sino makakalabang, Kiboy! Uy, nakagat na siya dito. Andun yung burst. Mapapatay nga ba nila flicker na gamit din. Pero si Sanford, likod talaga ang punteriya. Brave is fighting. Andun yung IMU. Pero kakayanin ba ni Sanford i-sustain ito? Papasok na yung si Corti, si Tyrant Sage na gamit din. At si Kiboy, dito tamang bouncing ball lang. At si Sanford ay lalayo na muna. Kyrie, and napapop na kagad ng Winter Sunshine dito si Sans. Meron pa rin silang mga immortalities. Walang mamamatay sa laban na yon, pero 7 segundo ay mabubuhay na
yung next na Lord. Tignan mo naman kung gaano ka high level. Grabe, yo, no? Ito yung tipo na alam kong magaling mag-macro. World class din ang macro ng parehas natin. Pero ito yung tipo na micro gods lahat. Yeah. Diyos ko naman. Nakita mo ba sabay-sabay bumili ng Imo yung Onyx? Tapos yung Echo, sobrang lupit din ng mga reaction time nila. Ito yung laban ng mga mabibilis pumindot. Mga, ito yung parang lahat sila 5K points. Pagaling ang pumindot. Ito na yun. Dapat hindi mangalay or mag-cramps yung inyong mga hinlalaki. And si Sans at ang buong kuponan ng Onyx, nag-aantay lang sila ng oportunidad. Ngayon, i-reset ni Carl TZ. Ano, parehas nagtatago, parehas nag-aantay. Pero kung titingnan natin, in terms of clear wave or in terms of wave, pwedeng makalamang dito ang Onyx dahil nakiklear na nila itong gitna. Yung mid lane wave, no, baka nga makatore pa ang side ng Onyx. Pero hindi na kasi pwedeng mag-respond ng Echo doon. Mas importante yung impormasyon na hinakatago sa Onyx. Dapat hindi nila alam kung nasan si Benny. Dahil alam naman natin, medyo marami nang na-trauma sa missing Benny Cutie during the Lord Dance. So hindi pa rin nagpapakita si Benny Cutie dito, and that's a big thing for Echo. Pero nangangalati na nga ang buhay ng Lord, at nasa pwesto na rin ang lahat ng mga miyembro ng parehas na kupunan. 40K ang buhay ng Lord rito. And si Kyrie at si Carl TZ pa rin ang star ng dance battle na to. Show off! Dance battle showdown para kay Kyrie at si Carl TZ. Kayo papasok. Puncture. Flicker yung nagamit ni Yawi. Kinagat na nga nila doon. Hindi yung burst. Pero si Kyrie makakatakas na doon. Yung burst mula kay Sanz. Pero mapapatay ba siya? Pero si mauna si Sanford na mamatay. Yawi din na pagkakatay. Si Kyrie ay mamamatay. Ngayon pagkakataon na dito ng Echo na makalamang. At itong si Boots ay papasok din sa may bandang itaas. Oh no! At Sleevers na abutan si Benny Cutie. Sanji ay iiwas na muli. Pero si Carl TZ na natining nakatindig, at yung Lord ay mahahawakan muli ng mga orcas. 31 minutes in. Kalahating oras na pong naglalaro ang Echo at Onyx. Grabe. Para sa kanilang mga pangarap. Wow. Para sa MSC. Para sa kanilang mga bansa. Off the game, pakiramdam ko hindi pa rin ito matatapos kasi yung mismong taga-push ng Echo na si Benny Cutie ay namatay. Naku, during that fight. Medyo ano, yung DPS ng Echo dito ay wala, and yung damage dealer talaga physically ay wala. So ngayon, ibibigay ng muli ng Echo. Alam nila na okay, sige, medyo naging messy yung team fight natin. May mga namatay. Even Kyrie ay namatay, or Kyrie ay namatay. Kaya hindi sila nakapag-contest doon sa Lord. Pero ang bilis din kasi talagang tumunaw. CW rito. Kumbaga papalit-palit na nga sila ng item eh. Diba? Ayan, nakahaslo na rin siya para sa additional na lifesteal. Pero yung mga minions dito, pwedeng sumugod. Si Sans mapipilitan na ang mag-rough waves. Basag ata dun sa catapult, oh, men! Nice one, catapult! Tapos, yung mid lane na lang. Ayan na. Natitira. Okay, sige. Alam mo, haman ito nga tagal, lumalakas din kasi. Oo, kumukunat na. Pumanig ka lang sa kalakasan ng Evolve Lord. Kasi Evolve Lord, 18 minutes. Mm. Palakas lang yan ang palakas. Ayan kung ang spaghetti ay pababa na pababa, kasi Lord, palakas ng palakas yan. Ayan na. At habang tumatagal na tayo yung nakakapag-secure niyan, lumalakas din yung mga minion. Mm, tino mo nga yung gold natin. Halos mag-100,000 na sa magkabilang kuponan. 92K. Habang sarap. 90K naman para sa Onyx. Pwede ba i-withdraw? Wala. Ma-eliminate na sila ATM. Tama. Na-eliminate na si ATM. Sayang naman. Pero ito, 73 seconds bago mabuhay yung pang-pito 7th Lord ng ating game. And si Kyrie at si Carl TZ, sila pa rin eh, same faces eh. Yung dance showdown nila ay hindi pa rin tapos. 7 lords ang ating makikita dito. Ito yung literal may dalawa. Kung roster yung Lord ng isang MPL team, may dalawa ng sub. Kulang na lang may coach pa kung may pang-8 tayong Lord. Grabe. Kung may 7 national treasures of the world. Ayan. Ito na ata yung pang-8. Oh, 8 wonders, di ba? 8 wonders! Oh, ito, 7 lords. Ayan, oh, pang-8 lord ay mabubuhay na in just a minute. Ay, 30 seconds pala, no, para mabuhay itong lord na ito. Ngayon, Echo at Onyx, nagkukumpulan na sila magkabilang mundo, magkabilang landas ang kanilang pinupuntahan. Pero kahit saan pa sila magpunta, sa Lord pa rin ang, ano, ang bagsak eh. All roads lead to Lord. Uy, pero yung top lane ha, makapal ang minions ng Onyx doon sa may top lane.
Gaano so, kaya tayo ano? Gaano kaya tayo mababaliw kung matapos 'to ng backdoor? Ay, yan ang kailangan nating abangan kasi hindi pa rin imposible. Hindi malayo. Hindi malayo kasi si Backdoor Benny ay nasa Echo pa rin hanggat buhay itong si Benny. Kaya nga hindi siya nagpapakita eh, para guluhan, maguluhan itong Onyx kung ano nga ba ang plano nila. Pero base dun sa minion, sa flow ng minions, ano eh, kahit papaano may palad pa rin ang Onyx kasi yung top lane nila medyo ano, medyo makapal. Habang yung bottom lane naman eh na-clear na rin ni Kyrie. And ngayon, bababa na sa kalahati ang buhay ng Lord. Carl TZ dito, talagang tinitibayan lang niya. And Kiboy, nagbibigay lang ng magandang vision para may idea si Kyrie kung gaano na ba kataas ang buhay ng Lord na ito. And napakaganda ng defensive formation dito ng Onyx, no? Hindi pwedeng basta-basta magnakad si Benny Cutie dahil nagtatago din si Boots dun sa may bandang gate. Yawi. And yung Lord ngayon, ay talagang hinuhold pa rin ni Karl. Talagang tatayo na matatag pero mukhang makakapag-reset. Kiboy, medyo nabitin ng talon. Matatakot ng bagya. Pero ngayon, Echo ang mag-reset ng Lord. Balik na naman tayo dito sa Lord Dance. 35 minutes in. Wow! Record-breaking. Kung record-breaking. Ibang klase. Hindi susuko ang Pinoy. Ang bansang Pilipinas ay hawak ngayon ng Echo. And yung mga minion. Tinan mo naman, no, nagkakaroon na tayo ng separate na camera minion para sa mga cam. Minion. Minion cam! May minion cam na tayo, ladies and gentlemen! Ito lang, dito wow. lang! The Echo Onyx Special! Minion na, cam! Sa sobrang importante ng minions natin dito, yung mga wave, ay binigyan na ng sariling camera na Echo. Ay, lang, pero ito si Carl TZ, kumakapit pa rin, nakagat na! Itong si Kiboy, importante ito para sa kanila, pero makakasurvive. Kaya lang si CW, may lahat ng kanyang models. Benny Cutie din nandun sa may bandang likod. Kailangan maging puntirya dito itong si Sans. Pop! Yung immortality, delikado na, pero si Kyrie, 1v1 versus Benny Cutie, pero papasok din si Yawi. Kaya lang, masakit na yung mga function. Delikado na lang si Sanford. Umaatras na. Benny! Kyrie will go down. Same with Sanford. Ngayon, atras muna, men. Kailangan nyo mag-replenish ng mga buhay. Pero pabor naman yung mga minions dun sa may top lane. Hinga muli. Hinga. Inhale, exhale. Oh, wait lang, ah. Wait lang. May nakikita ako sa mapa. Wait. May rapid boots na binili si Idol. Ay. Nagtatago na rin dito sa bush. Ito na. Ito na yon. Importante na sabi, change tactics. Kung di natin kaya na ano, santong dasalan, daanin natin sa santong paspasan. Naka-wind talker na rin. Pero mukhang ito na. The ultimate Echo gamble. Pero mukhang babalik ng base. Wag muna. Ayaw i-risk. Ayaw. Mahirap ito kasi kalahati na rin yung buhay and hindi papayag ang Onyx na ma-reset ito. Kulang sa manpower ang Echo. Paparting pa lang si Yawi and si Carl TZ. Tinotaunt lang niya itong Lord para kumapit sa kanya. At ngayon, mahahatak nga, maaakit nga ba na sino ang mas gwapo sa inyong dalawa? Yung hook ay hindi tumama. Boots dito papasok. Hawak din ni Sanjo Electrifying Beats and Tyrant's Revenge ay na-commit. Ngayon papasok yung Petrify na gamit ni Sanjo. Pero si Carl easy pa rin ang magwawagi doon sa Lord Fight na yon. Bumagsak si Sanford. Pero this time, buhay pa rin si Benny Cutie. And we are about to reach 38 minutes. That was our seventh Lord of the game. And this time around, no, pwedeng mag 5-man push. Pero 5v5 ang magaganap dito. Wow. And walang immortality si Benny Cutie. Kaya medyo nakakatakot ang magiging next push. Kasi ito, ganitong katagal, mm-hmm. yung death timer, kahit sabihin natin mamatay yung Echo, tapos walang Lord yung Onyx, that's enough time for a one-way push. Mm-hmm. So wala pa, hindi pa rin pwedeng magkamali sa 5-man push na gagawin ng Echo. But this is it. Mm-hmm. It's either matapos natin dito o tatagal pa. And also, or tipo na mamatay tayo tapos tayo yung matapos. Oh, Rose Gold Meteor, ha? Para kay Sanford. Alam niya na kung ano yung gagawin niya. Papasok ako sa likod, tapos pag naabot yung 30% na threshold, magpapap lang kagad yung Rose Gold Meteor. Tapos bili kagad, palit kagad ng item. And yun, yung target dito, hawak nila itong pampitong Lord. Ngayon, papasok na nga ba ang Echo? Pwede sila mag-base lang. Kaya lang kasi grabe yung depensa na pinapakita dito ng Onyx. Yung mga models na atake ay nandun talaga. Mabilis ang clear wave dito ng Echo. And this time, papasukin dito si Sanji. Napaganda rin sa kamula dito kay Kiboy. Habang unti-unti buhabang sa mga buhay dito ng Echo, dalawa ang mamamatay para sa mga organs. Three members are down. Make it four. Pero si Claude Easy, pwede mag-base lock. Kailangan natin ikapit ito.
Pero mawawipe out ba ang kupunan ng Echo? And there you go! Wipe out para sa Onyx! 70 seconds wow. Para sa Echo at lima ang buhay. Oh my god. Para sa Onyx, bumili na ng Rapid Boots, bumili na ng Windtalker. Oh my gosh. Ito na ata ang simula ng katapusan. Oh my gosh. Onyx, unti-unti nang nagmamarcha patungo sa base ng Echo. At ngayon, mabilis na clear wave ang kanilang gagawin. May catapult sila nakasama. This is it. At ang Onyx ang mag-a-advance sa Grand Finals. Tuloy ang Revenge Tour para kay Kyrie. Napabagsak na niya ang nagpabagsak sa kanya Noong M4, Echo. Sunod na target ay yung nagpabagsak sa kanya sa dati niyang Onyx team, Blacklist. And that will happen in the Grand Finals of MSC 2023. Oh my gosh. I can't believe my eyes. The M4 World Champ ay bababa muna. Kakaharapin nila ang Burn X Flash for battle for third. And wow, I just have to say, no, still, such a great match to watch.